Hi Beshies, it's me, Lara. Welcome to my channel. I hope you're all well. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Actually, madalas kong matanggap ang tanong na ito sa mga Poland work-related videos ko. So ang tanong ay kung makakaalis pa ba ng Pilipinas or makakapagtrabaho pa ba sa Poland kahit na may long scar. Disclaimer lang, Beshies, I am not a doctor. And I have no background in any medical fields. Katulad nyo ay isa lang akong applicant dati na sumalang din sa medical examination. Sa awa naman ng Diyos, wala akong lung scar. So, hindi ako nagka-problema pagdating sa x-ray result ko. But, in regards to the question, ni-research ko talaga to sa totoo lang. And the answer to the question is a big yes. Oo, may chance pa na makakaalis ng bansa or makakapagtrabaho sa Poland kahit na may long scar. All you need to do is just be honest during the medical examination. So, kunwari may form na papafill upan sa inyo at may tanong doon tungkol sa medical history ninyo, then you just have to honestly tell them about your medical history or tungkol sa lung scar ninyo. And in that way, during the evaluation, pag na-evaluate na ng doctor na mag-check ng inyong x-ray result or ng inyong mga sagot doon, ay meron silang solusyon na maibibigay sa inyo. Probably, they would give you medicine that you can take para mawala yung lung scar. I'm not sure. I don't know. But yes, it's a yes na may chance pa rin na makakaalis ng Pilipinas at makakapagtrabaho sa Poland kahit na may lung scar. Ang mag-evaluate naman yan sa inyo kung fit to work ba kayo ay ang doktor mismo na nag-conduct ng medical examination ninyo. So, just be honest with them. And by the way, Beshies, sa Pilipinas lang ako dumaan sa medical examination. Pagdating ko sa Poland ay hindi na ako pinarepeat ng medical examination ng employer ko doon. But I've heard that there are employers na gustong makasigurado na fit to work ka talaga. So pagdating mo doon sa Poland ay pwedeng mag-conduct din sila ng medical examination para sa inyo. Dagdag information lang, Beshi, since nabasa ko rin ang tanong na ito sa isa sa mga videos ko. It's about kung magkano ang nagastos ko sa medical examination. At that time, that was still back in 2022, the medical examination fee ranged from 3,500 to 4,000 pesos. So, nasa ganung range lang. I'm sorry, nakalimutan ko yung exact amount. But since meron tayong inflation ngayon at nagmamahal na lahat ng mga bilihin, so I am expecting as well na baka nag-increase na rin yung price ng medical examination fee dun sa UniMed. Oo, sa UniMed yung clinic na nag-conduct ng medical examination ko. They are accredited by DOH or the Department of Health, and then yun yung nirecommend ng agency ko at that time. I was under First Dynamic Personnel Incorporated, and the building of UniMed was just the same building as my agency. So sobrang dali lang ng process na pinagdaanan ko. And then I remember at that time natapos ko lang ang medical examination ko within one day. Pero oo, sa totoo lang, medyo strict sila. Gusto nila talaga yung talagang fit to work ang worker na ide-deploy nila. Yung talagang wala kang issue sa health mo. At syempre, kahit naman sinong employer ay gusto ng worker na talagang healthy at hindi masasakitin. At that time, ang naging issue ko lang naman ay yung sa urinalysis ko, nagkamali ako sa pagkuha ng sample. Kaya, nung in-examine ay may bacteria daw. Pero, nung umuwi ako dito sa
Negros Oriental, dito ako nag-repeat urinalysis. Ayun, tama na yung pagkuha ko ng sample. And yeah, I think that's all. So if you have any questions, as long as kaya kong sagutin, ay gagawan ko siya ng video, lalo na pag may time ako. So thank you for posting your questions on my comment box, and thank you for watching my videos as well. Take care of yourselves and stay safe, and I'll see you all next time. Bye! I see trees so green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,